Tumatawid ang babaeng senior citizen na yan ng mabundol ng SUV sa Cebu City. Tumama pa sa sasakyan ng kanyang ulo bago siya natumba sa kalsada. Ang SUV hindi huminto. Natukoy naman ito ng mga pulis. Nakipag-ugnayan na rin daw ang driver sa pamilya ng biktima na maayos na ang lagay. Arestado ang isang guro na umano'y pinapupunta sa kanyang bahay ang kanyang mga estudyante para raw molestyahin. Ginagamit din umano ng guro ang kanyang mga biktima para sa online kalaswaan. May report si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Pinasok ng mga pulis ang bahay ng 43 anyos na lalaking guro sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang teacher kasi, pinapupunta raw sa kanyang bahay ang mga minor de edad niyang estudyante, pati na dating estudyante. Pero hindi para mag-review para sa test, kundi para umano, molestyahin. Nagkakaroon ng sexual activities with these minor victims. Inamin mismo itong suspect na bawat galaw niya sa mga bata ay binabayaran niya ng 300 up to 500. Yun yung ibinibigay niya. Ayon pa sa Women and Children's Protection Center ng PNP, kinukunan ng suspect ng mga litrato at video ang kanyang pang-aabuso at ikinakalat sa internet. Sa bisa ng search warrant, ginalugad ng pulisya ang bahay ng suspect at nakuha ang malalaswang litrato at video, pati na ang gadget ng suspect. Nasagip din doon ang apat na lalaki at dalawang babae na puro minor de edad. Itong suspect natin is very influential, so pwedeng makagawa ng rason na pag-reportin niya yung bata sa kanyang residente and ganito nga na inaabuso niya na pala. Nahaharap ang guro sa reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Hindi muna pinayagan ng pulisya na humarap sa interview ang guro habang gumugulong ang investigasyon. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kamapasok lang na balita. Patay ang Pangulo ng Association of Barangay Captains at board member ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan, pati na ang kanyang driver, matapos tambangan sa Malolos. Sa inisyal na impormasyon, nakasakay sa SUV si Ramil Capistrano at kanyang driver nang pagbabarilin ng hindi patukoy ng mga salarin kaninang alas 5:30 ng hapon. Dead on the spot ang dalawang biktima. Iniimbestigahan pa ang krimen. Kamapasok lang na balita. Patay ang Pangulo ng Association of Barangay Captains at board member ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan, pati na ang kanyang driver, matapos tambangan sa Malolos. Sa inisyal na impormasyon, nakasakay sa SUV si Ramil Capistrano at kanyang driver nang pagbabarilin ng hindi patukoy ng mga salarin kaninang alas 5:30 ng hapon. Dead on the spot ang dalawang biktima. Iniimbestigahan pa ang krimen. Patay ang isang taxi driver sa Baguio City matapos umanong pagtulungang bugbugin at saksakin ng isang taxi driver at kanyang kapatid dahil sa gitgitan. Sa NLEX, isang pulis ang nanutok ng baril at pinusasan ang nakaalitan niyang truck driver. May report si Jun Veneracion. May hawak na baril ang lalaking ito habang pinapara ang isang truck sa NLEX Mindanao Toll Plaza. Pagbaba ng truck driver, bigla siyang sinipa ng lalaki sa binti, saka pinapadapa. Pinusasan din siya ng armadong lalaki na isa palang pulis mula sa PNP Civil Security Group. Base sa police report, nasagi ng truck driver ang sasakyan ng pulis, pero tinakbuhan umano ito, kaya nagkahabulan sila sa NLEX. Nagkaaregluhan ang dalawa, pero maharap pa rin ang pulis sa administrative investigation. Na-relieve na siya doon sa kanyang pwesto sa sasak. Purview and pina-orderan na rin po na i-turn over ang kanyang baril. Iimbestigahan kung naaayon ba sa standard operating procedure ang ginawa niyang pag-aresto sa nakaalitang driver. Sa Baguio City, nakuha na ng pag-unday ng lalaking yan sa gilid ng sasakyang nakabalandra sa Asin Road. Maya-maya, pumasok na sa sasakyan ang dalawang lalaki at umalis. Doon na makikita ang isang dugo ang lalaking nakahandusay sa kalsada. Kinalala siyang si Johnson Pelayo, isang taxi driver. Nadala pa siya sa ospital,
pero nasawi rin. Ang suspect sa pamamaslang, isa pang taxi driver at kapatid itong nakasagutan ni Pelayo dahil sa gitgitan sa kalsada. Allegedly, ito nga pong victim ay nag-overtake at na ito nga suspect ay hindi siya natuwa. Allegedly, nagkasakitan na kung saan ito nga, nagdulot nga nitong pananaksak. Sumuko sa pulisya ang mga suspect na tumangging humarap sa kamera pero umamin sa krimen. Maharap ang magkapatid sa kasong murder. Paalala ng pulisya, laging maging mahinahon, lalo na kapag nasa kalsada. Jun Vanarasyon, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahaharap sa panibagong reklamo si dismissed Mayor Alice Go dahil sa pineke umanong pirma sa kanyang counter affidavit. Sa investigasyon ng task force group ng NBI, hindi si Guo ang pumirma sa kontra sa laysay. Taliwas sa sinabi niya sa pagdinig ng Senado kamakailan. Malinaw raw na falsified ang dokumento. Dahil dito, nahaharap si Guo sa mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public, at use of falsified document. Dawit din si Attorney Elmer Galicia ang nagnotaryo sa dokumento. Ang mga tauhan ni Guo na si Kath Salazar na umano'y body double ng dating alkalde, isa pang staff na si Geraldine Pepito, ang sekretarya ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na si Cheryl Medina at ang isang kadante na kumausap umano kay Attorney Galicia. Hinainan na rin ang disbarment case ng NBI sa Korte Suprema si Attorney Galicia. Wala pa silang pahayag. Kabilang sa mga naghain sa day 3 ng COC filing ang ilang re-electionist senators at isang aktor. Narito ang aking report. Hindi lang sa pamusiko at sayawan. Dahil tulad sa totoong pista, may pakain sa day 3 ng COC filing. Pero hanggang labas pa rin lang ang saya. Dahil sa loob ng Manila Hotel, nananatiling seryoso ang mood ng paghahain ng kandidatura mula sa dating bukal ng Agusan del Sur na si Jose Bonilla at kay Jaime Balmas ng Partidong Kilusa ng Bagong Lipunan o KBL. Pero lalo naman ang humarap na si Doktora Liza Ong na naghain ng kandidatura para sa kanyang mister na si Doc Willie Ong. Tiniyak niyang kaya ni Ong na magsilbi kahit may cancer na pinagagamot na nito sa Singapore. Magkakasabay namang nag-file ng kanilang COC ang re-electionist senators na sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng partidong PDP laban. Naghain din ng COC ang kapartido nila, ang aktor na si Philip Salvador. Sumunod si Elpidio Rosales ng partitong KBL. Si Robert Agad, dating OFW at licensed therapist, nais tumakbong senador bilang independent. Si Khaled Kasimra, graduate daw ng information technology course na nais tumakbong independent. Si Jimmy Salapantan, nagpakilalang isang engineer at nagtrabaho sa shipping industry. Sinundan siya ni Rex Noel, isang independent na hindi nagpa-interview sa media. Naghain din ng COC si Roel Pacquiao na hindi raw sigurado kung kamag-anak si boxing champ Manny Pacquiao. Nadagdagan din ang mga naghain ng kandidatura bilang party list. Siyam na party list groups ang nagsumite ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Sa kabuuan, 35 na ang mga party list na naghain ng COC. Isang daang sako ng bigas na nakaimbak sa Marcos, Ilocos Norte, nangitim at nabulok na matapos hindi mabilad dahil sa bagyong Hulyan. Ang dating 300 pesos na overnight parking rate sa NAIA naging 1,200 pesos na para sa mga kotse habang 2,400 pesos naman sa bus. Ayon sa private operator ng NAIA, intentional ito para ma-discourage ang pagparada doon kahit wala namang pakay sa airport. Isa sa local partners ng Miro System na supplier ng automated counting machine para sa eleksyon 2025, umurong. Ayon sa COMELEC, may ilang personalidad na konektado sa St. Timothy Construction Corporation na maaaring tumakbo sa eleksyon. Ayon sa Miro, walang magiging epekto ang pagkawala ng isang partner nila sa pangako nilang makapagbigay ng mas maayos na automated election system.
hindi bababa sa 40 na sawi dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon sa nakalipas na 24 oras ayon sa Lebanese Health Ministry. Tampok sa isang trade fair ang iba't ibang produktong ibinibida ng Eastern Visayas. Binuksan ang Bahandi Eastern Visayas Trade Fair sa Mandaluyong. Nilalakokan ito ng 158 distributors. Mensahe ng Regional Director ng DTI Region 8 sa publiko, tangkilikin ang mga lokal na produkto. Magtatagal ang trade fair hanggang October 7. Film singer na si Olivia Rodrigo nasa bansa na para sa Guts World Tour this weekend. Habang nasa biyahe, nag-post si Olivia saying super excited na siya. Alden Richards at Catherine Bernardo spotted sa GMA Network Center para sa promotion ng Hello Love Again na collaboration ng GMA Pictures at Star Cinema. May mga guesting din sila, kabilang na ang Family Feud. Inspirasyon sa Salarin-Salarin ng parody group na Binibitin, ni-reveal ni Kapuso comedy genius na si Michael V. Na-inspire ako nung Widow's Bar. K-pop group na 17, ni-reveal na ang tracklist ng 12th mini-album na Spill the Feels. Isa nilang single, featured ang American DJ at record producer na si DJ Khaled. Pobre Karampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.